Hello guys! Welcome muli sa ating channel. Ito naman ang inyong kuya para magbahagi ng panibagong kaalaman. Ang bidyong ito ay connect nangyayari sa ating bansa, ang bagyong Ulysses. Napansin ko dito sa aming probinsya sa Pampanga, maraming nasirang bubong ng bahay. Lalong-lalo na dito sa aming bayan sa Magalang. Kaya panoorin nyo guys itong video ko tungkol dito sa pag-compute ng yero at umbrella nail. Panoorin nyo magmula sa umpisa hanggang dulo. Step by step kong i-discuss sa inyo. Tara guys, panoorin natin. Heto yung pagbabasihan natin guys sa kukumputin nating bubong. So yung haba ng top chord or rafter po 4.5 meters. So yung gutter line o haba ng bubong 9 meters yung gagamitin natin. So yung lapad ng yero 0.8 meters. Yung haba naman guys sa kukumputin pa natin. So ayun yung mga pagbabasihan natin para makompute natin yung bubong na ito. Okay, punta tayo sa susunod na computation guys. Guys, bago pala tayo mag-compute, pag-usapan muna natin yung mga sukat ng yero. So, yung lapad ng yero, yung haba ng yero. Sa lapad, meron tayong commercial width na nabibili. Meron tayong 0.8 meters, 0.9 meters, 1 meter, may 1.2 meter pa. So, samantalang sa haba, yung commercial length natin, o yung haba, meron tayong 5 feet, 6 feet, 7 feet, 8 feet, 9 feet, 10 feet, meron rin 12 feet na. Ayun guys, no? Pero tayo ang gagamitin nating lapad 0.8 meters. So yung haba naman guys, kukumputin pa natin 'yan. So i-discuss ko 'yan kung paano gawin. Okay guys, punta muna tayo dun sa susunod na step. Okay guys, pag-usapan muna natin yung end lapping ng mga yero. No? Pag pinagpatong kasi yan, meron tayong standard na haba na pag pinagpatong yung dalawang yero. So, ang standard na haba guys, 25 cm to 30 cm or in meter, 0.25 meter to 0.30 meters. So, ayun yung end lapping ng dalawang yero pag pinagpatong. Standard yan, guys. Okay, guys. So, kung meron tayong end lapping, meron din tayong side lapping, no? So, bali kung ang width natin, 0.8 meters, bali ang side lapping natin, 1.5 corrugation, bali ang magiging effective width natin dyan, guys, 0.7 meters na lang. So, hindi kasama yung overlap na yon na distance, no? So, yung side lapping natin, 2.5 corrugation o yung dalawat kalahating wave ng yero. So, yung effective width natin na gagamitin dyan, guys, magiging 0.6 meters na lang, no? Hindi kasama yung distance na pinagpatungan, no? So, use width natin, 0.8 meters. So, ang gagamitin natin corrugation, 1.5 corrugation. Siyempre, ang effective width natin, 0.7 meters. So, ayun yung gagamitin natin sa computation, guys. Okay, so, punta na tayo sa computation, guys. Okay, guys, punta na tayo sa pag-compute ng haba ng yero. So, ang magiging basihan natin dyan, guys, eh yung haba ng top chord natin, o rafter, no? 4.5 meters ang given. So, yung lapad naman ng yero na gagamitin natin, 0.8 meters. Yung haba nga, yun ang kukumputin natin, no? So, yung haba natin magiging 4.5 meters times 3.28. So, bakit minultiply natin sa 3.28? Kasi every 1 meter, 3.28 feet. So, i-convert pala natin yung meter sa feet. So, magiging 4.5 times 3.28. Ang answer natin dyan, 14.76 feet, say 15 feet na. So, bali gagamit tayo dyan ng dalawang 8 feet. So, dalawang 8 feet, 16 feet yun. So, yung sobrang 1 foot, end lapping yun guys, gaya ng kanina, no? So, dalawang 8 feet yung gagamitin natin, no?
So 1 foot or 0.3 meters yung end lapping natin. So ang commercial length 8 feet. So ayun guys, no, yung haba ng nero na compute na natin. So ang tanong na lang ngayon, ilang piraso? Yun ang susunod na computing natin, guys. Okay, so punta tayo sa next computation. Okay, punta na tayo sa pag-compute ng piraso ng nero, no? So bali ang magiging basihan natin yung haba ng bubong natin, no? So bali ang sukat ng yero natin, ang lapad niya 0.8 meters, ang haba naman niya 8 feet. So bali yung corrugation na gagamitin natin, isa't kalahati. So bali ang magiging effective width niyan 0.7 meters. So kagaya ng sinabi natin kanina, no? Yung formula pieces is equal to roof length divided by effective width. So bali yung 9 meters, i-divide lang natin 'yan sa 0.7 meters which is yung effective width. So ang makukuha nating piraso bali 12.86 o sabihin na nating 13 piraso na yero. So kaya lang sa unang row pa lang yun guys, yung nasa taas na yero hindi pa natin na kinompute yun, no? So magta times 2 tayo. So 13 pieces times 2 dahil dalawang row yon, ang answer is 26 pieces na yero. So bali 26 pieces na yero yan, ang haba niya guys 8 feet. So ayun yung computation natin, no? So bali pupunta tayo niyan sa susunod na computation. Okay, so ituloy na natin guys yung pag-compute ng piraso ng yero at saka yung umbrella nail natin, no? So bali kung napansin nyo guys, no, isang side lang ng bubong ang kinompute natin, no? 26 pieces yon. Eh dalawang side yan. So kung isasama natin yung kabilang side, eh magta 26 tayo times 2. So ang answer dyan 52 pieces na 0.8 meters by 8 feet na GI sheet, no, ang magagamit natin. So 52 pieces pala, no? So ngayon computein na rin natin yung umbrella nail natin. So ang purlins spacing 0.7 meters, 8 feet yung GI sheet natin. Ang pieces ng umbrella nails natin per GI sheet 18 pieces. So yung umbrella nails natin 52 times 18, ang answer diyan 936 pieces. So para sa kilo ng ano natin umbrella nail, bawat 120 pieces may isang kilo diyan. So yung umbrella nail natin 936 divided by 120. So ang answer diyan 7.8 kilo, sabihin nating 8 kilo. So ang umbrella nail natin, no, 8 kilo pala ang gagamitin natin sa 52 pieces na corrugated GI sheet natin na yung size niya 0.8 meters by 8 feet. So ayun yung computation natin dito sa yero at saka dun sa umbrella nail natin. Kung nagustuhan nyo itong video ko guys, pakipindot lang yung subscribe tsaka notification bell sa baba para ma-notify kayo sa mga next video ko. At pakisabi na rin sa mga kaibigan nyo, kamag-anak, kung nakakatulong itong video ko. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.